Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Mabait, palakaibigan, matalino at makadiyos. Halos lahat ng mga katangian na karaniwang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki ay makikita sa asawa ni Carissa na si Philip. Ang mga litratong ito ay magpapatunay na ang kanilang pagsasama ay maganda at ang mga tao sa kanilang church ay inilarawan na ang kanilang pagsasama ay tila match made in heaven. Pero noong gabi ng October 17, 2011, isa sa kanila ang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. Nang matapos ang tawag na yon, isa sa kanila ang hindi namumulat pa. Ating balikan ngayon ang kaso na gumulat sa komunidad ng mga Filipino sa Toronto, Canada. Ipinanganak si Carissa noong November 1981 sa Pasay City sa Maynila. Siya ay anak ni Ramon at Maria Charito Darwin. Noong siya ay 13 taong gulang, kasama ang kanyang buong pamilya ay lumipat sila sa Canada para magkaroon ng mas magandang buhay. Doon ay kasama niyang lumaki ang kanyang nag-iisang kapatid na si Hannah. Si Carissa ay inilarawang matalino, mabait at mapagbigay. Nang siya ay nakagraduate ng high school, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Toronto. Noong 2006 ay nakagraduate siya with honor sa kurso niyang Bachelor's of Science in Human Biology and Archaeology. Sa ganda ng kanyang tinapos at dagdagan mo pa na magandang recommendation mula sa kanyang professor, agad nakakuha ng trabaho si Carissa bilang isang casualty underwriter sa Berkeley, Canada. Ang kanyang mga katrabaho ay nilarawan siyang mabait na tao. Mula pagkabata ay mahalaga kay Carissa ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya ay aktibo sa iba't ibang mga Baptist church sa kanilang lugar at madalas siyang tumulong sa ibang mga simbahan. At sa dalas ng kanyang pagtulong ay naging daan yon para makilala niya si Philip Grandin. Inilarawan si Philip na isang mabait, confident at outgoing na tao. Nang siya ay 17 taong gulang, naging runner-up siya sa Paris Fair Ambassador Competition. Noong nakagraduate naman siya ng high school, ay iginawad sa kanya ang Outstanding Boy Award mula sa Paris District High School noong 2004. Pagkatapos ng high school ay pumasok siya sa seminaryo at nakagraduate siya noong 2007 sa kursong Bachelor's Degree in Theological Studies. Mula seminaryo ay agad siya naging pastor sa Ennerdale Road Baptist Church. Ang simpleng pagkakaibigan ng dalawa ay nauwi sa pag-ibigan. Dahil sa dami nilang pagkakapareho at matindi nilang paniniwala sa Diyos, ang mga tao ay tinawag silang match made in heaven. Ang dalawa ay nagpakasal noong October 11, 2008 na ginanap sa Jarvis Street Baptist Church. Silang dalawa ay magkasamang naglingkod sa Diyos at madalas silang makita sa iba't ibang mga Baptist Church sa loob at labas ng Toronto. Kalaunan ay bukod sa pagiging pastor, naging assistant pastor din si Philip sa Park Law Ambassador Baptist Church mula 2008 hanggang 2010. Silang dalawa ay lumipat sa simpleng bahay na nakatayo sa Scarborough at doon ay nangarap sila na magkaroon ng sarili nilang pamilya. Ang mga tao sa Ennerdale Church ay inilarawan si Carissa na isang inspirasyon dahil kahit ito ay may iniindang sakit sa kanyang atay, ay hindi nila ito nakitaan na nagreklamo o nadismaya sa kanyang kalagayan. Bagkus ay lagi nila itong nakikitang masaya at positibo sa kanyang buhay. Pagkalipas ng 3 taon mula nang sila ikasal, lalo pang naging masaya si Carissa dahil nalaman nila na siya ay nagdadalang tao. Sa sobrang kasiyahan ay kahit hindi pa nila alam ang kasarian ay tinawag agad ito ni Carissa na Jelly Bean. Pero noong October 27, 2011, ang nagpapanik na si Philip ay tumawag sa 911 at ito ay nag-request na magpadala sila ng ambulansya sa kanilang bahay dahil nakita niyang wala ng buhay si Carissa at nalunod ito sa bathtub.
Naisugod pa sa ospital si Carissa pero ito ay dineklarang dead on arrival. Ang mga tao sa kanilang simbahan ay nagulat sa nangyari, pero sa mga malalapit kay Carissa na nakakaalam na ito ay may matagal nang iniindang sakit sa kanyang atay, ay sinabi na kahit masakit na nawala ito ay at least hindi na siya mahihirapan pa. Ang labi ng mag-ina ay inilagak sa Mount Pleasant Cemetery. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa, ay ginawa ang lahat para harapin ang buhay nang wala sila. Ang iba ay naawa kay Philip dahil para sa kanila, ang mabuting tao tulad na kanilang pastor ay hindi nararapat na maranasan ng ganoong kahirap na pagsubok. Pero ang lahat ay nagulat dahil noong May 4, 2012, 6 na buwan pagkatapos mamatay ni Carissa at nang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay inaresto ng mga otoridad si Philip dahil sa ito ang di umunong pumatay sa kanyang mag-ina. Sa interrogation ng mga pulis ay itinanggi ni Philip na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanya ay dumating siya sa kanilang bahay ng 10:45 noong October 17, 2011 dahil nag-jogging at tumakbo siya di umano sa labas ng kanilang bahay. Sinabi niya na nadat na nalamang niya si Carissa na nakalubog na sa bathtub. Ang mga investigador ay pinarinig sa kanya ang recording ng kanyang 911 call at doon ay nagtaka ang mga pulis na hindi man lamang niya inalis agad ang katawan ni Carissa sa bathtub para mabigyan ito ng CPR. Emergency police fire. Ambulance. Stay on the phone, I'll put you through, hold on. Ambulance, where do you need us? 12 Marsh Road. Sorry, 12 Marsh Road? 12 Marsh Road. And what is the closest major intersection? It's Birch Mound and St. Clair or Birch Mound and Danforth Road. Okay, and is this a house or an apartment? It's a house. What's the telephone number you're calling from? Okay, so tell me exactly what's happened. Okay, sir, did you remove the water from the bathtub? No, I haven't. Okay, take the moment to do that now, okay? Okay, okay. Okay, how old is she, sir? She's 29. She's 29? Okay, you're welcome. Do you want me to do that now? Yes, I want you to do that now. Okay? I know how to do CPR. Okay, well, I'm going to guide you through that. Sa loob ng 5 minuto ay nitusan siya ng operator na alisin si Carissa sa bathtub. Pero 2 beses nitong sinabi na hindi niya kaya dahil madulas at mabigat ang katawan nito. Nang sumapit ang 6 na minuto sa tawag ay nagawa niya di umanong maalis ito at sa loob ng 4 na minuto ay maririnig ang paulit-ulit na pagbilang ni Philip dahil binibigyan niya ito ng CPR. Pagkatapos ng 10 minuto ay maririnig naman sa background na dumating na ang ambulansya at doon na naputol ang tawag sa 911. Iniharap nila kay Philip ang autopsy report ng katawan ng kanyang asawa at doon ay nakalagay na ang ikinamatay ni Carissa ay pagkalunod. Sa toxicology report naman ay nakita din sa sistema nito ang gamot na Ativan. Nakaraniwang inireseta ng doktor kapag ang isang tao ay nakakaranas ng seizure, spasms, at insomnia. Ito ay gamot na pampakalma na ang ilan sa karaniwang mga side effects ay pampaantok at pamparelax. Sinabi nila kay Philip na nakausap na nila ang doktor na kanyang asawa at pinabulaan na nito na binigyan niya ng Ativan si Carissa. Kaya ang tanging tao na naiisip nila na maaaring nagbigay ng gamot ay walang iba kung hindi siya. Nang iharap sa kanya ng mga otoridad ang maraming ebidensya ay itinanggi pa rin ni Philip na may kinalaman siya sa nangyari. Sinabi niya na kahit hindi perpekto ang kanilang pagsasama ay hindi niya kayang saktan ang kanyang mag-ina. Doon niya ay binunyag na ang malaperpekto na ng pagsasama na nakikita ng mga tao ay hindi totoo dahil ang pagsasama nila ni Carissa ay katulad lamang din ng relasyon ng ibang mga tao. Minsan ay masaya at minsan ay hindi. Kusa niya ring sinabi na bago mamatay si Carissa ay dumadaan sila sa isang marriage counseling para maisalba ang kanilang pagsasama.
Nang tanungin kung ano ang punot dulo na kanilang problema ay isinuwalat niya na siya ay nahuli ni Carissa na may relasyon sa 36 na taong gulang na si Aileen o Aileen Florentino. Hindi ako sigurado kung ano ba talaga ang totoo niyang pangalan dahil may mga sources na ginagamit ang Aileen at merong mga sources na tinawag siyang Aileen. Pero para mas madali ay gagamitin ko na lamang ang kanyang apelyido na Florentino. Si Florentino ay naiulat na kaibigan din ng kanyang asawa at isa sa mga taong madalas dumalo sa mga church service. Meron ding ulat na nagsabi na isa siyang nani. Ang kanyang lihim na relasyon kay Florentino ay natuklasan ni Carissa noong August 2011, halos 2 buwan bago ito mamatay. Sa galit sa kanila ni Carissa ay kinumpronta sila nito. Pero sa halip na magalit, magmura at maging hysterical dahil sa pagtataksil sa kanya ni Philip at ng kanyang kaibigan, ay mas pinili nitong patawarin ang mga ito. Tinanggap muli ni Carissa ang kanyang asawa kapalit ng pagpayag nito na lagi siyang dadalo sa marriage counseling at tatapusin ito ang kanyang relasyon kay Florentino. Ilang araw pagkatapos mabulgar ang kanyang pakikiapid, ang tila determinadong magbago na si Philip kasama ang kanyang asawa ni si Carissa ay dumulog sa opisina ni Pastor Stephen na isa ring counselor para sa kanilang unang session ng marriage counseling. Hindi lamang inamin ni Philip ang kanyang pakikiapid kay Florentino pero sinabi rin niya na siya ay addict sa mga X-rated videos. At para matulungan ang pastor at ang kanyang asawa ay iminungkahi ni Pastor Stephen na una ay mas makakabuti na mag-resign si Philip sa kanyang posisyon bilang pastor. Ang pangalawa ay iminungkahi niya na dumalo lagi sila sa marriage counseling. At ang pangatlo ay kailangan nilang gumawa ng paraan para maiwasan na ma-access ni Philip ang mga X-rated videos sa internet. Pagkatapos niyang mahikayat ang mga ito ay ipinagdasal ni Pastor Stephen ang mag-asawa at ayon sa kanya ay umiyak pa si Philip. Katulad ng iminungkahi ng kanilang marriage counselor, si Philip ay nag-resign bilang pastor. At nilagyan din ni Carissa ng filter ang computer nito para matulungan itong magbago. Si Philip ay nakakuha ng trabaho bilang isang nurse at kalaunang na-promote bilang isang senior nurse o nurse manager sa O'Neill Nursing Home. Sinabi ni Philip na ginawa niya ang lahat para maging maayos ang kanilang pagsasama ni Carissa. Dumalo siya sa marriage counseling, hindi na siya nakikipag-usap kay Florentino at hindi na rin niya pinupuntahan ang mga X-rated sites sa internet. Pero ang hindi niya alam ay matalino at malakas ang pakiramdam ng kanyang asawa. Sa kanilang marriage counseling session noong October 2011, ay kinumpronta si Philip ni Carissa dahil malakas ang kutob niya na ito ay may relasyon pa rin kay Florentino. At hindi nga siya nagkamali dahil umamin si Philip na hindi lamang sila magkarelasyon, pero may nangyari sa kanila ni Florentino sa mismong sasakyan niya. Sinabi rin niya na hindi niya rin mapigilan ang kanyang sarili na i-access ang mga X-rated websites at isinuwalat niya na pati ang mga websites ng mga escorts ay pinupuntahan na rin niya. Pero kahit nahuli ni Carissa si Philip sa 2 pagkakataon, ay pinatawad pa rin niya ito sa kagustuhan niya na magkaroon ng kumpletong pamilya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At malakas rin ang kanyang paniniwala na magbabago pa ang kanyang asawa. Sa interrogation ay sinabi ni Philip na kahit hindi siya naging tapat at siya ay addict sa mga X-rated videos, ay hindi niya kayang saktan ang kanyang mag-ina. Inulit niya ang kanyang alibay na siya ay wala sa bahay noong nalunod sa bathtub si Carissa. Pero lalong naghinala ang mga investigador sa kanya nang hindi niya masabi ang ruta na kanyang tinakbuhan. Nang siya ay tanungin tungkol sa Ativan na nakita sa sistema ni Carissa, ay sinabi ni Philip na maaaring kusang ininom ito ng kanyang asawa. Pero ang angulo na ito ay hindi pinaniwalaan ng mga investigador dahil ayon sa medical records ni Carissa ay wala itong access sa gamot na yon dahil niminsan ay hindi siya nirestahan ng Ativan ng kanyang doktor. At ang tanging tao lamang na alam nilang may kakayahan at may access sa nasabing gamot ay ang nurse manager na si Philip. Dahil ang Ativan ay isa sa mga gamot na karaniwang ibinibigay nila sa kanilang matatandang pasyente sa kanilang nursing home. Gamit ang mga ebidensya nilang hawak, ay kinasuhan ng Crown Prosecutor si Philip ng first degree murder. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nakalabas din siya dahil ang judge
ay nahinaan sa mga ebidensya na iniharap ng prosecutor. Kaya pinayagan niya si Philip na makapagpiyansa sa halagang $305,000 sa kondisyon na hindi siya pwedeng lumabas ng kanilang bahay dahil siya ay naka-house arrest. Ang pamilya ni Carissa, lalo na ang kapatid nito na si Hannah na may matagal ng suspecha kay Philip, ay nagalit sa desisyon ng judge. Ayon sa interview sa kanya ay sinabi nito na lumipat ang kanilang pamilya sa Canada mula Pilipinas para sa mas magandang buhay at mas maayos na judicial system. Pero ikinilungkot at ikinagalit nila ang resulta ng bail hearing dahil tila ang justice system sa Canada ay mas pinapanigan pa ang mga nasasakdal kesa sa biktima. Noong November 2014, ang paglilitis ay nagsimula at katulad ng inaasahan, nag-plead ng not guilty si Philip. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nalaman ng publiko kung ano ang mga ebidensya laban sa kanya. Nang magsimula ang paglilitis ay sinabihan ng judge ang lahat ng miyembro ng jury na dahil ang ikinakaso sa dating pastor ay first degree murder, kailangan nilang makita na may intensyon, pinlano at binalak talaga ni Philip na patayin si Carissa. Dahil kung hindi sila makukumbinsi ng mga ebidensya na ganun nga ang nangyari, ang kaso ng nasasakdal na first degree murder ay maaaring maibaba pa sa manslaughter. Sa opening statement ng Crown Prosecutor ay inatake nito agad ang pagkatao ni Philip. Inilarawan niya na kahit ang mga tao ay nakikita na ang pastor ay isang matulungin, mabait at tila hindi gagawa ng masama, ay isang kasinungalingan. Dahil ang totoo ay isa itong sakim at masamang tao na gagawin ng lahat para maging single ulit upang magawa niya ang lahat ng kanyang gusto at sundin ang tawag ng kanyang laman. At para masuportahan ang kanyang sinabi ay ipinakita ng prosecutor ang mga datos na nakita ng mga computer forensics na sumuri sa computer ni Philip. Base sa ebidensya noong October 10, 2011, halos isang linggo bago mamatay si Carissa, gamit ang kanyang profile ay pumunta si Philip sa website na tinatawag na wikianswers.com at nagtanong ito kung nakamamatay ba ang 100 milligram na Ativan. Pagkatapos ay nagtanong din ito kung mamamatay ba ang isang tao kung nakainom ng 100 milligram na Ativan. Nasundan niyo ang mga paghahanap niya tungkol sa mga autopsy at toxicology report. Sinabi niya na ilang araw pagkatapos noon ay pumunta si Carissa sa St. Mike's Hospital dahil sa malalang pagkahilo at pagsusuka nito. Ayon sa prosecutor ay habang nagre-recover at nahihirapan ang kanyang asawa sa ospital, si Philip ay nasa kanilang bahay at ito ay abala sa ginagawa niya sa harap ng computer. Bandang 4:48 ang madaling araw, ito ay naghahanap sa internet ng mga escorts na maaaring makapagbigay sa kanya ng ultimate experience. 3 minuto pagkatapos noon ay pumunta naman siya sa website na .com at chinek niya ang lahat ng mga reviews sa mga babaeng napipili niya. Sinabi ng prosecutor na habang nagpapakasasa ito sa mga nakikita at napapanood niya sa internet, ang resulta naman ng blood work ni Carissa sa ospital ay dumating at doon ay nakumpirma ng mga doktor na meron itong gamot na Ativan sa kanyang sistema. Si Carissa maging ang kanyang ina na dumating sa ospital ay itinanggi na ininom niya ito. Ayon sa kanya ay hindi siya basta-basta umiinom ng gamot dahil sa maaaring epekto nito sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang prosecutor ay sinabi sa jury na ang nangyari noong October 10 ay isang trial o test ni Philip para makita kung paano magre-react ang katawan ng kanyang asawa sa gamot. Idinagdag niya na pinag-eksperimentohan ni Philip si Carissa. At kung hindi pa sapat para maipakita na intensyon talaga nito na patayin ang kanyang mag-ina, ay ipinakita ulit ng prosecutor ang datos mula computer forensics at sinabi niya na 4 oras pa lamang pagkatapos ma-discharge ni Carissa sa ospital, ay ginamit muli ni Philip ang kanyang computer at pinuntahan ito ang website na Wikipedia para alamin ang lahat ng detalye tungkol sa gamot na lorazepam na generic name ng Ativan. Sunod na ipinakita ng prosecutor ang toxicology report sa labi ni Carissa at base sa resulta nito ay naglalaman ang tiyan nito ng banana smoothie. Sinabi niya na nag-research si Philip ng halos 1 linggo tungkol sa gamot
Bago niya na isakatuparan o isakatuparan ang kanyang balak noong gabi ng October 17, 2011. Ayon sa kanya ay hinuluan ito ng Ate Van ang banana smoothie ng kanyang asawa. Nang si Carissa ay nahihilo na, ay hinikayat niya ito na mag-relax sa bathtub. Ang walang kamalay-malay na si Carissa ay binuksan ang gripo sa bathtub at nang ito ay may sapat ng tubig, bigla na lamang siyang itinulak ni Philip at inilublob nito ang mukha ni Carissa sa tubig hanggang ito ay malunod na masusuportahan ng report mula medical examiner na ang ikinamatay nito ay pagkalunod. Ipinakita din ng prosecutor ang litrato ni Carissa sa lahat ng jurors para ipakita na ito ay excited na maging isang ina. May malakas itong pananampalataya sa Diyos at isa siyang matagumpay na babae. Kaya sinabi ng prosecutor na kung maririnig nila mula sa kampo ni Philip na ito ay nagpakamatay, ay huwag nilang paniwalaan dahil yun ay isang kasinungalingan. Ang prosecutor ay sinabi na ang motibo nito sa pagdispatsa kay Clarissa ay para makasama si Florentino. Ayon sa prosecutor ay si Florentino ang dahilan kung bakit gagawin ni Philip ang lahat para makawala sa kanyang responsibilidad bilang isang asawa at isang ama. Dumating sa korte si Florentino at ginawa niya ang lahat para takpan ang kanyang mukha upang maprotektahan ang kanyang sarili sa mga tao na hinihusgahan siya sa kanyang kaugnayan sa dating pastor. Siya ay napilitan na tumayo sa witness stand at magbigay ng impormasyon sa kanyang relasyon kay Philip dahil nag-release ng sabi na ang judge at ipinag-utos nito na kapag hindi siya sumulpot sa paglilitis, ay hindi ito magdadalawang isip na mag-issue ng warrant of arrest at kasuhan ito ng contempt of court na isang legal na basihan para siya ay arestuhin. Sa witness stand ay napilitan siyang ibahagi sa harap ng judge at sa harap ng pamilya ni Carissa kung paano nagsimula ang kanyang relasyon sa dating pastor. Ayon sa kanya ay nakilala niya sina Philip at Carissa noong spring ng 2011 sa Ennerdale Baptist Church dahil nagsimba siya doon. Naging malapit siya sa dalawa pero kalaunan ay mas naging malapit siya kay Philip dahil ito lamang di umano ang tanging tao na nakakausap niya tungkol sa problema niya sa landlord ng kanyang apartment. Ang kanilang normal na pag-uusap tungkol sa kanilang mga problema ay naging dahilan kung bakit unti-unti nang nahulog ang kanyang loob sa pastor dahil tila ito lamang ang nakaintindi sa kanyang problema at mga pinagdadaanan sa buhay. Isang araw ay nakatanggap siya ng email mula sa pastor at doon ay nakalagay na siya ay mahal ng Panginoon. Sila ay nagpalitan ng mga cellphone numbers at naging malimit na kanilang pag-uusap na kalaunan ay hindi na nila napigilan ang kanilang sarili at nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Sa tindi na kanilang nararamdaman ay inamin ni Florentino na hindi na sila nakapagpigil at may nangyari sa kanila sa loob ng kotse ni Philip. At para maitago ang kanilang relasyon at maproteksyonan ang posisyon ni Philip bilang isang pastor, malimit silang mag-usap gamit ang Yahoo Messenger sa basement ng mismong bahay ni Carissa. At minsan ay nag-uusap sila kapag tumatakbo at nagja-jogging si Philip sa labas ng bahay. Pero katulad nga ng kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag, ang kanilang pagtatago ay hindi naging epektibo dahil kinutuban agad si Carissa na may kakaibas ay kinikilos ng kanyang asawa. Ayon kay Florentino ay natuklasan ni Carissa na siya ang babae ni Philip noong August 2011 halos 2 buwan bago ito mamatay. Nagharap-harap silang tatlo kasama ang isa pang pastor sa kanilang simbahan at ayon sa kanya ay pinatawad sila ni Carissa. Hindi na siya muling nagsimba doon at nakatanggap rin siya ng text mula kay Philip at sinabi nito, and I quote, "Mahal kita pero ayokong mapunta sa impyerno dahil sa patuloy nating pagkakasala," end quote. Sa witness stand ay sinabi ni Florentino na ginawa nilang dalawa ang lahat para tapusin ang kanilang ugnayan. Pero lagi silang natutokso kaya ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Sinabi niya na kahit nasa ospital si Carissa ay magkasama sila ni Philip. Idinagdag niya na walang nabanggit sa kanya ang dating pastor na gusto nitong saktan si Carissa. At kahit minsan ay pabiro nitong sinabi sa kanya na gusto na lamang niyang umalis at iwan ang lahat kasama siya, ay hindi siya naniniwala na gagawin yun ang dating pastor para makasama lamang siya.
Iniharap din ng prosecutor ang family doctor ni na Philip at ibinahagi nito na 2 linggo bago mamatay si Carissa ay pumunta sa kanyang opisina si Philip at inireklamo nito ang depression na kanyang nararamdaman dahil sa walang sawa nilang pag-aaway sa loob na kanilang bahay. Doon ay nabanggit ni Philip sa kanya na silang mag-asawa ay dumadaan sa marriage counseling pero kung siya ay may pagpipilian dati o kung bibigyan siya ng pagkakataon na ibalik ang panahon ay hindi niya pipiliin si Carissa na maging asawa. Nang matapos na maibahagi ni Florentino at ng family doctor ang kanilang mga salaysay, ay ipinakita naman ng prosecutor ang mga cellphone pings na nakuha ng mga investigador. Sinabi niya na nagsinungaling si Philip sa mga pulis dahil base sa records ng cell tower ay hindi siya tumakbo o nagjogging. Bagkus, si Philip ay nasa loob lamang ng kanilang bahay sa 12 Marsh Road. Ayon din sa kanyang call logs o call history, ay nung panahon na nasa bathtub si Carissa, ay kausap nito ang kanyang kirida sa cellphone na umabot ng 30 minuto. Sa closing argument ng prosecutor ay ginamit at ipinakita niya ang autopsy report, toxicology report, computer forensics, cellphone data at hospital record. Sinabi niya sa mga jurors na hindi nagsisinungaling ang mga datos na nakalap nila at makikita doon na may intensyon si Philip na patayin si Carissa. Hiniling din niya sa mga ito na bigyan nila ng pinakamataas na parusa si Philip dahil 2 buhay ang kinuha nito. Base sa rekomendasyon ng kanyang abogado ay hindi naman tumayo sa witness stand si Philip. Ang kanyang abogado ay sinabi na hindi pinatay ng kanyang kliyente si Carissa. Bagkus, ang nangyari ay maaaring isang aksidente o talagang nagpakamatay ito. Para masuportahan ang anggulo na si Carissa ay nagpakamatay, iniharap nila ang kanilang eksperto na magpapatunay na kahit ang isang tao na may malakas na pananampalataya sa Diyos ay hindi makakatakas sa depression. Ang kombinasyon ng pabago-bagong hormones at sabayan mo pa ng panloloko ni Philip ay sinabi ng psychiatrist na talagang kahit si Carissa na kilalang may matatag na pananampalataya ay makakaramdam ng kalungkutan at maaaring para matakasan nito ang matinding sakit ay ginusto na lamang nito na mawala sa mundo. Sa anggulo naman na ang nangyari ay isang aksidente ay iniharap nila ang computer expert at ipinakita nila sa jury kung gaano kadali ang mag-access ng computer ng isang tao. Pinalabas nila na kahit computer ni Philip ang ginamit para mag-research tungkol sa gamot na Ativan, ay si Carissa naman ang naghahanap ng mga impormasyon na iyon. Sinabi nito na ang pagtataksil ng kanyang kliyente ang nagtulak kay Carissa para maghanap at uminom ito ng Ativan. Pero dahil sa naparami ang nalagay nito sa kanyang banana smoothie, si Carissa ay bumagsak sa bathtub na naging dahilan ng aksidente niyang pagkalunod. Ang abogado ni Philip ay sinabi sa jury na hindi niya itinatanggi na nagkamali ang kanyang kliyente. Dahil katulad ng ibang tao, hindi ito Diyos na hindi nagkakamali. Sinabi nito na gumawa ng sariling paraan si Carissa para makakuha siya ng gamot na Ativan. Hindi sila sigurado kung paano at saan niya ito nakuha, pero ang sigurado nila ay hindi nagnakaw si Philip ng Ativan sa nursing home na pinagtatrabahuhan nito. At para mapatunayan, iniharap nila ang records mula sa nasabing nursing home na nagkumpirma na wala ngang nawawalang gamot na Ativan noong buwan ng October 2011. Sa closing argument ng abogado ni Philip ay sinabi niya na aminado siya na hindi naging tapat ito sa kanyang tungkulin bilang isang pastor. Totoo rin na hindi ito naging tapat sa kanyang asawa at tanggap niya rin na tawagin ito ng ibang mga tao bilang addict sa mga X-rated sites. Pero sinabi niya na hindi makatao na tawagin ito na mamamatay tao kung walang direktang ebidensya ang prosekusyon. Hiniling niya sa jury na suriin maigi ang mga ebidensya dahil kung bubusisiin nila ito ay malalaman nilang inosente ang kanyang kliyente. Noong December 4, 2014, ang jury ay nagkasundo na guilty si Philip. Pero dahil sa nahinaan sila sa ebidensya na ipinakita ng prosecutor na ito nga ang naglagay ng gamot na Ativan sa banana smoothie ni Carissa,
ay nagkasundo silang lahat na ibaba ang kaso mula sa first degree murder sa kasong manslaughter. Kasabay ng pagbaba ng kaso ay ang pagbaba din ng parusa dito. Nagkasundo sila na patawan ito ng parusang 15 taon sa kulungan. Ang verdict ay kinulungkot ang pamilya ni Carissa dahil kung sila ang tatanungin ay gusto nila itong mabulok sa kulungan. Pero kung nagulat sila sa verdict ng kaso ay mas nagulat pa sila dahil pagkalipas lamang ng 3 araw, ipinag-utos ng judge na pakawalan si Philip dahil pumanig ang hukom na nag-review ng appeal sa abogado nito na may malaking butas sa nangyaring trial. Sa kanilang appeal ay nakalagay na isa sa mga jury ay sinagutan ang isang tanong sa deliberation base sa espekulasyon lamang. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa isang paglilitis na tinatawag na jury trial. Sila ang magdidesisyon kung guilty ang akusado base sa mga ebidensya. Pagtapos na ang paglilitis, sila ay bibigyan ng pagkakataon para balikan at tingnan ang lahat ng ebidensya. At sa huli ay may papel sila na sasagutan at sa bawat sagot ay kailangan nilang magkasundo. Sa appeal ng kampo ni Philip ay inilaban nila na ang sagot ng isang juror ay base lamang sa espekulasyon nito. Ibig sabihin ay ibinasa nito ang sagot niya sa kanyang haka-haka kahit wala itong pinagbasehan na ebidensya. Ang butas na yon ang nagbigay sa kampo ni Philip na mag-appeal dahil para sa kanila, hindi naging patas ang juror na yon sa pagsisiyasat ng ebidensya dahil nagbase lamang ito sa kanyang emosyon na isang paglabag sa judicial system ng Canada. Na malinaw na nagsasabi na ang lahat ng nasasakdal ay may karapatan na makatanggap ng patas na paglilitis. Para sa kanila ay ang juror na yon ay hinatulan na agad na guilty si Philip bago pa man ito marinig at makita ang mga ebidensya. Dahil sa nangyari, ang Court of Appeals ay pinayagan si Philip na makapagpiyansa at pansamantalang makalaya habang naghihintay ng bagong paglilitis. Ang desisyon naman na yon ay ikinalungkot ng pamilya ni Carissa dahil kailangan na naman nilang pakinggan ang mga detalye tungkol sa pagkamatay nito. Sa dami ng delay sa paglilitis, ang pangalawang trial ay nangyari noong 2019. At sa pangalawang pagkakataon, ang jury ay hinatulang guilty si Philip sa kasong manslaughter. Pero ang kampo nito ay hindi tumigil at sila ay nag-appeal sa Supreme Court. Pansamantala muli itong nakalaya habang naghihintay ng desisyon. 3 judge ang tumingin sa appeal at ang kanilang desisyon ay bumaba noong May 2022. Silang lahat ay nagkasundo na guilty si Philip sa kasong manslaughter. Sa kanilang desisyon ay sinabi nila na kahit walang malakas na ebidensya na ito nga ang naglagay ng Ativan sa smoothie na ininom ni Carissa, ay may pananagutan ito para maiwasan ang nangyaring pagkalunod ng kanyang asawa. Ayon sa mga hukom ay alam ni Philip na naospital na ang kanyang asawa dahil sa nasabing gamot. Kaya doon pa lamang ay may responsibilidad siya na i-monitor ang ginagawa ng kanyang asawa. Ang isa pang dahilan ay hindi sila makapaniwala na ang isang nurse na tulad niya ay hindi marunong magbigay ng CPR na maririnig sa 911 call nito. Bukod doon ay para sa kanila ay kaduda-duda din na hindi agad nito tinanggal ang nakalubog na katawan ni Carissa sa tubig. Doon pa lamang ay sinabi nila na guilty na ito dahil tila sinadya ni Philip na hindi tulungan si Carissa dahil gusto nitong tuluyan na itong mamatay. Pagkatapos ng 11 taon na paghahanap ng hustisya, ang pamilya ni Carissa ay masaya dahil sa wakas ay maaari na nilang simulan ang kanilang healing process dahil nakamit na nila ang hustisya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!